go. Hi guys, welcome back to our channel. My name is Kat. Lamcha. Katcha. Ang taray. Okay, so for today's reaction video, we're going to react to the viral, one of the trending videos natin ngayon, ang audition ni Peter Rosalita sa America's Got Talent. Just recently, di ba nag-audition ng isang paslit na bata, 10-year-old Filipino boy. So, tingnan natin kung anong, actually, nag-trend na ito, no? Yes, about 3 days ago. Yes, oo. So, ngayon, papanoorin po namin yung audition piece niya sa AGT. Okay, let's do this! Ang cute. Cute na bata. Cute na bata. Eh, huwag na ang tapo na kapot niya po sa kinukuan, no? Ang laki ng boses. Parang ang lalim. Diba? Diba pag bata, normally high pitch? Mga, manipis. Manipis ang... Oh, ganda ng low notes niya. Yes. Facial expression. Charis, ikaw ba yan? Siguro ano to? Piyesa ni Charis yung ginamit niya, no? Hindi. May iba-ibang version sila. Pag natapos eh, masabi. Hindi, iba-iba talaga yung version nila. Yan, ayan, ayan. Pa! Bingo. Galit! Grabe, gari-gari niya. Yung mukha ni Simon. Ang vibrato niya, ang ganda. Ang galing. May pag... Tara! Perfect, ang tara. Grabe. Oh my God. No wonder. So talented. He's so talented because he's a Filipino. Well, actually, hindi natin kumbaga, hindi mga bata sa dito sa lugar natin, sa Pilipinas, para siyang normal na. Kasi ang dami talaga ng bata, magaling ang boses. Correct. Ganyan din ang nataas. Nataas. Kahit mga lalaki, di ba? Yes. Hindi lang babae. Pambabae, kinakanta nila mga lalaki. Kasi ganun naman talaga, at this age, mga 10 years old, ang mga boses talaga natin tataas pa. Pero grabe, I mean, ang stable ng high notes niya, yes, diba? Nakapag-sustain siya. At saka ang ganda sa kanya, very brainy siya, para sa akin ha. Kasi may, halimbawa, ang anymore, diba? Kailangan mo sustain yan. I-ano niya eh. Yeah. Ah, okay. Para, yun talaga ang technique eh. Pag halimbawa, pag sobrang taas na. Tapos di mo ma-prolong. Oo, oh, di mo kailangan may down. Exactly. Pero that's a very nice technique. Yes, yes. So, ano sa palagay mo best? Sa maka, akin, makapasok kaya siya? Sa akin, of course. Kung ako sa bahay nila, sa bahay nila. Huwag sa bahay nila. Huwag naman. Sa bahay naman ng AGT. Kung talaga, ang layo ng bahay nila sa Pilipinas, ay sa Dubai pala sa naka-base. Anyway, sa ganyang klase mga bata, yung in-expectation mo, andyan na kasi alam mo yung mga bata, matataas pa ang range, sa boses. Pero yung mag-perform ka in the big stage, exactly, like that, and not only worldwide, that, my gosh. Not only that, you have to speak in English pa. Yeah. I know, a lot, may mga, marami naman taga Filipinos na mga magaling magsalita ng English. Pero, confidence, tapos magsalita ka pa ng English, and he's fluent, ha? Yeah, actually, he knows now already how to speak English because he was born in Dubai. Yung nga, pero it's not the first language. Yes, yet, okay. Ano pa. Yes, at the same time, yung performance niya, yung confidence niya, na ipakita niya sa buong mundo na kayang-kaya ko, ipagmalaki ko anong meron akong talent,
of course, representing our country, the Philippines, correct, is a wonder na parang, ang dami magagaling sa Pilipinas. So, ako dapat kailang pagagalingan ko. Exactly. Kasi ang dami. Hindi lang kasi lalo yung PNT. Alam yung PNT na tatlong batang maliliit. Oo. Oh, nakapag-turn na around the world. Yes, exactly. The PNT boys. De, ang marami na kasing Filipino na tumapak sa stage ng AGT, British Got Talent, yes, even The Voice. Pero, it's just so unfortunate na they're not given like that chance. Parang sinasabi nila na meron pa rin talagang bias in a sense na parang true. Pag Asian ka or pag yes, a person yes, from another country, if it's an American competition like AGT or even ang American Idol, parang nandun pa rin sila sa alam mo na, yes, sa mga contestants na galing sa kanila. Like what happened to Marcelito dito po. Yes, exactly. Diba ang tao doon talagang mm-hmm, lahat gustong gusto siya. Mm-hmm. Pero all of a sudden, naging like, fifth place na siya. Pero, I hope sa kalidad naman niya, kasi nandiyan na rin si, ano, before, sino yung bata? Si Angelica Hale. Angelica Hale, na half-Filipino. Yeah. Naging first runner-up yes, din siya. So, I hope na ganun din ang maabot niya. Or, even better, or even the champion. Sana nga. Given na, the talent. Kasi alam mo ko, lalo pag nandiyan sa Simon Cowell, ang hirap talaga i-please. Kasi tinan mo naman yung nangyari sa Fort Power, sa UK. Fort Impact. No, Fort Power na ngayon. Fort Impact na ngayon. Ay, sorry. Powers. Baliktad pala ako. Sorry, baliktad. Fort Impact na ngayon. Ang gagaling nila. Pero, exactly. Ganun din, wala. Kasi, sa judges pala, okay sa audience, sa votation. Pero kay half pala ng result mm-hmm, is galing sa judges. Mm-hmm. Pero anyway, we just wish Peter Rosalita good luck. Yes. Sana makaabot siya sa grand finals and I know, I'm confident na makaabot naman siya. Ako din, I'm very confident. Sana, hindi siya cooking show or hindi siya rigged, you know. Pero, yeah, I'm just confident. I'm just happy na meron na namang Filipino na na-raise ng bandera natin yes, sa international stage. After Marcelito Pumoy. After Marcelito Pumoy, that's right. Ayun! Yeah, galing. Ang ganda ng boses, no? Pero, ikaw, Besh, kaya mo ba kantahin yun? Hindi na. Hindi na. Ang kaya ko na kantahin, kaya? Ako ang nagwagi. Ako. No? Okay. So, thank you so much, guys, for watching our reaction video. So, if you have videos, trending videos that you want us to react to, please let us know in the comment section. So, yes, Besh. Yes, please. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell button, no? Yes, para makapagod kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. Exactly. And please do share this video to your friends. Yes. Thank you so much for watching. Thank you. Bye. Good luck, Peter. Good luck, Peter Rosalita. Marimar. Makamor.